trabaho niya. Ang isang tao makasalanan, pupunta sa templo, daladala niya yung kanyang handog. At yung handog na yun ay papatay na sa sacerdote, iahandog sa Diyos, at matapos ihandog sa Diyos, ay i-declare ng sacerdote doon sa taong yun na, ano, pinatawad ka na ng Diyos sa iyong makasalanan. So yun na lang trabaho. Sila yung nakikipag-ugnayan sa Diyos para sa mga tao. Sila yung may kinalaman sa panahon nila, sila yung may kinalaman sa pakikipag-ugnayan, sa pakikipag-relisyon ng Diyos o ng tao doon sa Diyos. Okay? Sila yung ugnayan, no, ng Diyos at ng tao. Ang tao maghahandog sa Diyos ng handog para sa kanyang kasalanan, at ang mga Levita, sila po yung gagawa ng bagay na yon. At kapag yung puso ay dumating na sa kalangit at malangkap na ng Diyos, ang Diyos naman mag-declare sa kanya na ang tao ito ay, no, ay pinatawad na sa kasalanan. Okay, sabi rin na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakakaalam at na may gumamalit, yamang siya naman ay nalilipid ng kahinaan. So ito yung lapitan ng mga tao nagkakaroon ng kasalanan. O, hindi lang basta siya nag-aandog. Siya rin ay umuunawa. Dinidinig niya yung kasalanan ng tao at binibigyan niya ng advice, no? Bago niya gawin yung kanyang seremonya. So, ito yung tao nilalapitan ng mga tao makasalanan, no? Doon sa kapanahon nila. Yung mga libit, yung mga libites. Okay? Pero pagkakaiba nila sa ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Kristo naglilingkod bilang dakilang suswardote, kailanman hindi nahulog sa kasalanan. Pero itong mga tao ito na gumaganap, no? Naglilingkod para sa tao, para sa Diyos, para sa kanilang kasalanan, ang mga tao ito rin naman ay nahuhulog din naman sa kasalanan. Kasi tao sila, no? Sila ay nagkakamali rin. Kaya kasabi ron, na makapagtitiis, na may kaamuan sa mga di nakakalam at nagmamali, yarang sila rin naman ay nalilipid na kainaan. At dahil dito ay nararapat siya maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kanya, ano, sa kanyang sarili. So kaya kapag naghahandog siya, hindi lang yung paghahandog niya para sa mga tao, naghahandog rin siya ng bukod sa Diyos para sa kahinaan niya at sa kanyang naging kasalanan. So ito, yun yung pagkakaiba nila sa ating Panginoong Kristo. Nung ating Panginoong Kristo, hinandog niya kanyang sarili sa Diyos, hindi para sa kanyang kasalanan yon. Dahil hindi naman siya nagkasala. Na? Ang ating Panginoong Kristo, nung hinandog niya kanyang sarili, ito yung paghahandog para sa kasalanan ng lahat ng mga tao. So, nakita natin yung malaking pagkakaiba ng mga Levita at ng ating Panginoong Jesu Kristo. So sila ay nagiging sasardote para maglingkod sa Diyos, para sa kasalanan ng tao, pero hindi lamang para sa kasalanan ng tao, para rin naman sa sarili nilang kasalanan. Sila ay nagkakasala, samantalang itong dakilang sasardote natin na ating Panginoong Kristo, kailanman hindi nagkasala. Kung naghandog man siya ng kanyang sarili para sa Diyos, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat. Okay, so makita natin yung pagkakaiba ng Levita at ng ating Panginoong Kristo. Tuloy natin. Doon sa chapter 5, verse 4 to 6, ang sabi po ng Banalang Kasulatan ay ganito. At sino man ay hindi tumanggap sa kanyang sarili ng karangalan ito. No? Bagaman itong mga Levita ay naglilingkod, ano? Mga Levites. Sila yung napipiling mga priest. At among them, na pumipili ng high priest upang maglingkod sa tao. So itong natungkulang ito, hindi ito gawa-gawa lang nila. No? Hindi sila self-appointed priest. No? Katunayan, kaya sila naging priest, ang Diyos ang pumili sa kanila. Katunayan, di ba, may 12 angkan ang lahi ni Jacob. Ang 11, binigyan ng kanya-kanyang sariling lupain upang pagyamanin ang kanyang sarili. Ibinukod ng Diyos ang mga Levita. Wala silang lupa, wala silang sources na sila ay pagyamanin lang kanilang sarili. Ibinukod sila ng Diyos sa paglilingkod sa templo. Okay? Yung source ng kanilang income, magagaling doon sa
talaga. No, kasi wala naman silang mga lupain na kanilang sasakahin upang pagyamanin nila ang kanilang sarili. Andito lang sila araw-araw. Sa temple, naglilingkod sila para sa mga tao pupunta dyan upang magkaloob ng mga handog sa Diyos para sa kanilang mga kasalanan. At sila, hindi sila self-appointed. No? Sila ay mismong pinili ng Diyos sa trabaho nito, sa paglilingkod nito. Kaya sabi, at sino man ay hindi tumanggap sa kanyang sarili ng karangalan ito, liban na pagtawagin siya ng Diyos na gaya nila. Si Aaron, si Moses, no, para pareho ang lahi ng mga Levita at sila ang itinaga ng Diyos para maglingkod sa Diyos para sa mga